Okay, good morning mga Karay Technology. Nagbabalik po ang inyong profesor. At marami nagtatanong kung ako daw ba talaga ay isang profesor. So, in profession po, ako po isang agriculturist. Tawag lang po yun sa akin, nung aking mga linelecturean, dahil isa sa aking pong ginagawa sa aking pong profession ay yung paglelecture. Yan, especially on urban gardening at mga production ng ating po mga nursery in mga fruit trees. So today my topic is all about the seed germination ng guava, continuation po doon po sa ating prenasses na buto ng guava. Ito na po yun, so papakita ko muna sa inyo ito. Yan, malaki po ito, yung aking guapol guava. Na-rejuvenate ko na po ito dahil tumanda na ito. So after rejuvenation, almost year din bago siya uli nagbunga. So isang magandang industry ang pagtatanim ng guava. Marami po yung kumbumunga. Ayun po, yung pamarami pa yan. Ito, yan, yan, ito. And isa sa technique dyan, na ituro ko naman sa inyo, yung bagging. And continuous po ang flowering yan. Yan, and fruiting. Meron pang susunod, ibabag nyo na naman yan. So in a 1 hectare, 3x3, or pwede nyo pang i-reduce almost 1,111 ang mapapasok. Ang guava kasi gusto nito ay full sunlight. And pruning, isa sa mga kalaban nito ay yung mga langgam, aphids, and yung tumutusok is fruit fly. So sa isang puno, madami kong bumunga, almost 50 or more than 50 pa. Kaya nga kapag ka, meron ka ditong plantation, malaki rin ang kita. At dyan nga sa Iloilo, sa nag-engage sa, merong nag-engage po nito ng mag-asawa na yumaman din sila sa pagtatanim po ng guava. And take note, may isa pang baray nito, yung Taiwan, yung pink ang loob, ang isa sa pinakamabenta. So basta sa kapag tatanim kayo nito, pagka gusto nyong kumita, dapat in volume or maramihan. Pagka pang backyard kasi, doon tayo mag-focus on seed production, pagkakaunti lang. Doon kayo babawi. So yan ay tuturo ko sa inyo kung paano pa kumita aside from fruits doon sa kanyang seedling. Okay, continuation po tayo sa seed production. Ngayon po ay 9 September 2021, mag-iisang buwan na pong nakababad ito. So pag nakita nyong naghiwalay na rin, pwede na rin yung, pero matibay po kasi ang buto ng guava kahit ibabad nyo. So yung fermentation na tinatawag, yung kanyang laman, yan, alisan na natin ng tubig. Medyo may amoy lang po yan, pero mapapansin nyo kasi sa guava, mahirap humimolay po yung laman doon po sa buto. Kaya may mga technique na pwede tayong gawin. Meron kayo dapat strainer. Ayan, kahit ano naman na available na strainer na meron kayo. Ayan, tumapo na yung iba. So dito, pagkayan po ay naka almost a month na, isang buwan na naka-ferment o nakaburo siya. Yan, may amoy na yan. Maghihiwalay na po yung kanyang matigas na parte, yung laman dun sa buto. And yan po ay napakaganda dahil kung makikita nyo po yung kanya pong mismong buto. Yan. Magagamit nyo na po for seed production. So, sa isang buong malaking guava, ganyan po kadami yung buto. And pwede nyong maibenta kapag ka siya ay naging 3 months old na yung inyong pinunlang guava into 25 pesos to 50 pesos. So, depende sa dami ng pinunla. Dahil ang ating guapo-guava, mabilis lang pong mamunga. Within a year, isang taon, kahit sa balde, namumunga naman. Namumunga. Yan. So, yan po yung wrapper na pagpaprocess.
kahit po yung mga guwaba po na native, para siya po ay malinisan nyo ng maayos, ganito rin po yung process na gagawin nyo. Okay, shout out muna natin habang tayo naglilinis yung ating pong masugid na nanonood palagi sa atin, yung taga Rizal, Dr. Robert Uy and family. Babanggitin natin sa susunod na video yung kanilang school, classmate ko po yung principal na yan dyan sa Rizal sa Encito, at yung Boca Farm yan, dyan po ako nag aral din ng crop production sa Boca Farm dyan sa may Batangas at saka sa Laguna, yung sectional ako ano yung kanilang address dyan sa may accredited sila ng testa, Moco Farm. Yan, so tingnan nyo po. Oh. Malinis na po siya. May uod pa yun. Ayan. So ganyan dapat kalinis. Air dry and then ipupulaan natin. Okay, continuous po tayo dito sa drying. So after na ma-dry na natin, washing, malinis. Fermentation, na-ferment na natin for almost 1 month. Pero ano pa rin po, monitoring, tingnan nyo kung naghiwalay na yung buto, check nyo. And then pagka ganito na po, nakita nyo naghiwalay na, yan. Yan yung mga buto ng guwaba. Yan. Pwede nyo na po siyang ipunla. So air dry muna, yan, makikita nyo po yan. So yung pinaka buto nyo yan, medyo malalaki yan. May meron pong butas yan. Close up. Yan. May butas po dito. Dito lumalabas yung butas. So, sa pagpupunla, meron kayong maliit na punlaan. So, may drainage na po yung sa ilalim. Combination po ito ng giniling na bunot. Yan. Soilless po ang ginagamit para wala pong fungal disease. Meron din pong kasamang uling para sa retinang moisture at sa mga fungus. Nakakatulong po yung ating uling. And may counting compost. So, gagawa kayo ng line. Ayan. Linya. 2 to 3 times the size of the seeds lang po. And then, ilalagay na natin yung seeds. So, i-update ko po kayo doon po sa magiging germination and transplanting po. Ayan, nilalign lang po natin. Nilalign po natin para yung pagka lilipat transplanting ay madali natin siyang makuha, uniform yung growth. So after a month din, 18 days to 1 month. Ayan na, 18 days to 1 month, buhay na po yung ating guwapa. So, pag from transplanting, pag gusto nyo ng ibenta, yan, mga 3 months old, yan, kung magaling ang, mabilis ang growth niya, 1 and a half month to 2 months, pwede na. So, ipipinch nyo lang po yan para maitabunan. Yan, pinch, ginaganan lang po. Yan. Ganito po ang pagpupunla ng mga small seeds. Yung mga vegetable, leafy vegetable. Ipinipinch lang po. Okay. So, after nyan, didiligan na po natin.
And then watering, doon lang po tayo sa linya, improvise din po. Lagyan nyo ng butas yung bote doon sa line. Yan. Okay, lagyan nyo ng date. Pwede nyo takpan ng chariyo o plastic. Pwede rin dagdagan ng lupa. Lagyan nyo ng lupa kung lumabas yung mga buto. Lagyan nyo po ng date. And update ko po kayo pag transplanting and sa atin pong pricking and transplanting. So, yan po. May pera po sa guava. Mag-engage din po tayo sa guava production. So, salamat po. Kung kayo po ay nasiyahan sa aking video, please subscribe. And yung mga gusto magpabati at magtanong, sige lang po. I-chat nyo po inyong mga tanong. So, ito pa rin po ang inyong profesor na nagpapaalalang sa tamang teknolohiya, Pilipinas. Aasenso ka. Bye-bye! Babush!